Hello, welcome to Unicorn Princess Tarot. So ito po ang ating reading for Earth Sign, Taurus, Virgo, Capricorn. Take only what resonates, guys. Hindi ito magre-resonate sa lahat. So kunin nyo lang yung mga messages na magre-resonate para sa'yo. And kung ikaw ay cross-watcher, pwede maging ikaw ito at hindi si Earth Sign. So bahala ka nang ilagay ang sarili mo sa sitwasyon dahil pwede magkapalit-palit ang roles depende sa mga nangyayari sa'yo. Okay, kung hindi ka pa nakaka-subscribe sa ating channel, pahit na lang po ng subscribe button, notification bell, ma-appreciate ko po lahat ng likes, comments, and shares. So hopefully, mag-iwan kayo ng comments sa baba. Kahit po, smileys lang, heart, malaking bagay na po yun sa akin. Maraming salamat po. Start na natin ang reading. This is for Earth Sign, Taurus, Virgo, and Capricorn. You do have here the energy of Virgo. With the Hermit. Ten of Swords is here. Two of Swords and the Two of Cups. Bottom of the deck is the Six of Pentacles. So nakikita natin dito, you need to take actions eh. Kung gusto mong may mag-end na something sa buhay mo, kailangan mong actionan yan. If you are single looking for love, kailangan mong i-cut off or tanggalin, putulin sa sarili mo yung mga ginagawa mo ngayon kung bakit ka single, you know? And yeah, I feel like if you need something, you have to ask for it. The Six of Pentacles is here. No? Kung kailangan mo ng... yung iba, kung may person ka na nagugustuhan and maybe kailangan mong i-cut or tapusin yung pagiging ganyan mo, yung mailap, ma-silent, parang ganon. And hindi masyadong communicative, so kailangan mo tanggalin yon. Kung gusto mo talaga ng connection or communication or maybe even relationship sa inyong dalawa, kailangan mo ring sabihin na nating humarot, ano? And for some of you, if you are in another, if you are in a relationship, no? Earth sign na nasa relasyon, there's an offer, maybe an offer na binibigay sa iyo na may kinalaman sa pagtulong sa iyo, na may kinalaman sa pera. And then meron ka naman ng ideas regarding this. May mga naiisip ka na regarding this. You can accept the offer. And kailangan mong i-open ang sarili mo. Tanggapin si offer, magsalita ka, etc. Yun lang yun. If you want something, kailangan mong magsalita. Kasi maybe there's someone here na willing nang magtulong sa'yo and kailangan mo naman si tulong. But yung iba nahihiya, natatakot, and kailangan mo rin tanggalin yun. Kailangan mo rin tapusin yun. No? Kung gusto mo maging mas better. Anyway, let's move on to the energy of your person, main energy of your person, spirit guides, angel guides for earth sign. Energy ng person na kakonect mo. Sana nakukuha mo yung messages for you, ha? Pag hindi, huwag ipilit. Yun lang yun. Maybe next time. Oh, if you're a Virgo nga pala, no, meron tayong special channel for Virgo, Virgo Philippines. Kindly check it out na lang dyan sa YouTube. Search mo Virgo Philippines. Wala lang. Kasi may nakita akong energy dito ng Virgo. So high chance that you are a Virgo for some of you. Ayan. Meron tayo ditong Nine of Swords. King of Swords. Ten of Cups.
Oh my gosh. Alam mo yung problemado tong person ito eh. Nasasaktan siya. Nahihirapan siya. Nalulungkot siya. Meron siya mga problema. Pwedeng yung iba may problema siya sa family. And maybe yung iba, problema sa family in the past. Pwedeng hindi ngayon. Pero hanggang ngayon, iniisip niya pa rin tong problema na to. Like maybe may hindi magandang relationship sa kanya and this particular family member. So, nagiging hanggang ngayon, iniisip niya pa rin to. Na? Pwedeng yung kanyang nanay, yung kanyang tatay, ganun, hindi okay. So, na hanggang ngayon, pinaproblema niya pa rin to. Nalulungkot pa rin siya regarding dito. Mahal ka ng person ito. The Ten of Cups is here. But with the Ten of Swords for some of you, kinut off mo, tinapos mo, in-end mo yung connection na ito. And wala na lang ginawa tong person ito eh. Umiwas na lang siya, lumayo na lang siya. Okay. So, ano ang nasa isipan mo at emotions mo patungkol sa person mo, earth sign? Nasa isip mo at emotions mo patungkol sa person na to, earth sign? Wala shuffle. Thank you, spirit guides, angel guides. Ano nasa isip mo at emotion mo? Okay, the judgment is here. The Hanged Man, the King, and the Knight of Pentacles, stars for Virgo, Capricorn. Leo is also here. If you're dealing with your soulmate, hanggang ngayon naghihintay ka pa rin. Matagal yung connection. Tinatapos mo na, iniisip mo, tinatapos mo na, but the Knight of Pentacles, hindi eh. Matagal lang yung connection. And hindi ko nakikita talagang completely, iniiwan mo siya or nag-get out ka dito sa situation. At especially the Hanged Man is here. So talagang, you're waiting, naghihintay ka. Alam mo yan, because this is your soulmate. It's maybe, sa ngayon, ang decision mo is to cut off, tapusin. Pero alam mo yung connection ninyo, sobrang tibay eh. Sobrang tibay. Na parang kaya mo siya hinihintay kasi ang hirap din naman na tanggalin yung connection na ito completely. Natapusin ang connection na ito completely. Although with the Ten of Swords sa ngayon, akala mo tinapos mo na completely. Or tapos na talaga, pero that's not what I see here. Hindi pa rin. Masyadong matibay ang connection niya. Ano ang nasa isip niya at emotions niya towards you? Spirit guides, angel guides. Ano ang nasa isip ng person mo at emotions niya patungkol sa'yo? Three of Wands, Four of Cups. I miss ka niya. Hindi siya sure kung nandyan ka pa ba since yun nga, kina-cut off mo siya. Kung gusto mo pa ba or ayaw mo na, hindi siya sigurado. Nami-miss ka niya eh. Hindi niya para itanong sa ngayon. Pero all in all, yung emotions niya, hindi niya kasi talaga din alam kung paano i-express kung ano yung nararamdaman niya dito. And which is, alamin natin, ano ba yung nararamdaman niya? Although nakita naman na natin there's a lot of love. Yeah, the Magician is here. So, everything is hidden. The Magician. Kung ano yung gusto mo or dapat mo makita, yun lang yung pinapakita niya. Pero kung ano yung talagang nararamdaman niya, hindi niya sinasabi sa ito.
And minsan nagtatanong din yung person mo kung totoo ba itong nararamdaman ko. Baka humahanga lang ako. What will happen in the future for the both of you? Five of Swords, the Emperor, the Knight of Cups, wala ko nakikita movement actually, the Four of Wands, the Ace of Swords, the Temperance card is here, Five of Wands, so actually maraming marami pang kinakaharap na problema itong person ito especially, or kakaharapin itong person ito regarding sa kanyang career. The Four of Wands is here, so that is all about his or her home, stability, career, ayan. And nakikita natin na stuck siya dito sa mga problemang ito, no? The Temperance card is here, so naghihintay pa rin itong person ito na magkaroon ng new beginning sa inyo, but hindi yun yung focus niya. Okay, una sa lahat, marami siyang nakikita nating problema na parang kakaharapin pa regarding nga sa kanyang career and stability. The Five of Swords, nakikita natin nawawalan ka ng pag-asa. Sabi ko nga, di ba, pwedeng hinihintay mo pa siya, pero nawawalan ka ng pag-asa kung dadating pa siya. So, in the future, nakikita natin na maaaring, matigas ka pa rin dito. Emperor energy is here and the Knight of Cups, I feel like meron kang something na kukuhanin. And what is that? The Ace of Wands. I can see you taking actions towards this. Yeah, magta-take ka ng actions with the Ace of Wands, Page of Wands. May mga, basa niyo, may mga panakanakang message tayo na pwedeng gawin mo dito sa person ito. Pero, hindi naman siya malaking message. It's not big deal or big message actually. Pwedeng ang nilalaman lang is like, kamusta ganyan. And then, kasi gusto mong malaman yung sagot. Gusto mong malaman kung gusto mong makuha kung ano yung gusto niyang sabihin sa'yo, pero hindi mo yan makukuha sa kanya. And then, I can see you being busy din naman dun sa mga bagong opportunities na dadating sa'yo, which is meron. Ayun, kagandahan dun, may mga opportunities. I can see a lot of pagta-travel na gagawin mo. Which is, hindi ko masinabi yung pagta-travel na aeroplano agad, no? Pwede yung pagta-travel na yung dyan, sa malalapit sa inyo. Like, maybe car. Ayan, gamit ang sasakyan. So thank you for watching. I love you all and bye-bye.